Hello traders, welcome back to this channel, and if you are new to this channel, please consider subscribing. In this video I am going to discuss and simplify and explain what is the meaning of EOD. Okay, para ito sa mga newbie na kagaya ko rin, masasabi kong nasa newbie pa rin ako na stage, although this is my second year nasa trading, but I consider myself as newbie. Kaya lang naintindihan ko na yung ibig sabihin ng EOD. But last year napakahirap para sa akin kung ano nga ba ang EOD. So ginawa ko ang video na ito for those of you who are still having confusion or difficulty. Ano nga ba ang ibig sabihin ng EOD na yan na laging sinasabi ng mga traders na ahead sa atin? So, that is a question asked by one of our subscriber na si Rancid Disnar. So sabi niya sa akin, magandang araw po, isa rin po siyang ka-traders lounge at baguhan lang din, at hindi daw niya mag-gets yung pagbili sa EOD. So ito na yon, Rancid. So simple lang, EOD ang ibig sabihin, end of day. So bilhin mo ang isang stock. Pag sinabi ng system mo na isa sa parameters ng system mo is buy at EOD, bilhin mo lang sa closing price. Ang ibig sabihin ng EOD, end of day price. Hindi lang siya EOD, EOD price, end of day price. So marami kasing end of day, pwede mo siyang gamitin kahit saan. So sa stock, sabihin natin complete, end of the EOD price. Okay, so bilhin mo yung stock kasi ang sabi ng system mo, bilhin mo raw EOD price. Yun yung isa sa parameter, bilhin mo ng EOD. So irrespective of anong gamit mong system strategy sa pagtitrade, pag sinabing EOD, bilhin mo closing price. Yun lang, ganun lang kasimple yun. So nandito ako ngayon sa Axilong kasi ang gagawin natin example, kasi ang mabigat na tanong talaga dito, hindi naman yung ano ang meaning ng EOD, which is dali namang itindihin. Yun nga, end of price, end of day na price. Tapos kung ang system mo sabi bilhin mo EOD, di bilhin mo yung stock doon sa closing price. Ano ang problema doon? Kaya lang ang mabigat na tanong, paano i-execute yung pagbili ng EOD? Kasi meron siguro sa inyo na hindi nakabili at nagtataka, bakit hindi ko siya mabili? Mabili-bili doon sa closing price. So, yun siguro ang bigyan natin ng importansya, yung tanong, paano bibili sa closing price? So, in this example, nandito tayo sa Axilong. Kunyari, ang strategy na gamit ko dito that requires EOD entry is MAMA strategy. So, halimbawa lang, para sa inyo or para sa, for the sake of example na to, ito ay halimbawa, pasok na pasok kunyari sa MAMA strategy ang Axilong na to, dahil kung titingnan mo, magkocross na yung MACD at ang price niya is nagbreak na above ALMA. So I will not go all the details of MAMA strategy dahil meron na po akong video na ginawa dyan. Hindi pa nga lang kompleto yung 5 video series regarding MAMA. So tingnan nyo na lang yun kung ano yun. So for the sake of this demonstration, so kung halimbawa itong stock na to, eh para sa'yo, MAMA na to, nagsabi ang MAMA strategy na buy at EOD, so bibilhin mo na ngayon to. So halimbawa, naka-ready ka ng ganyan, no?
Limbawa, hindi pa close yung market, no? Gumagalaw pa itong price na yan. So, paano mo ngayon siya bibilhin na siguradong makabili ka? Dahil sa experience nyo siguro, minsan hindi ka nakabili. So, paano nga ba ang tamang pag-execute? Actually, tinuro na ito eh. Kung babalikan mo doon sa example ni, may video sa YouTube ni Miss Ganda eh. Kung tingnan nyo yung Ganda at Traders Lounge Official YouTube channel, nandun na yun eh. So, I don't know kung hindi nyo siya na panood. So, okay. Ito, ulitin ko na lang. Sana tama yung ano ko rito. So, mostly naman sa natutunan ko na sinishare ko dito, galing din naman doon. Medyo siguro, iba lang yung pamamaraan ko sa pag, you know, somehow pag explain sa mga konsepto, kumbaga. So, ngayon, paano nga ba? Gumawa ko ng ganito. Okay? So, i-mirror lang natin yung actual ng bid and ask. Kasi dyan yan nagkakatalo eh. Sa bid and ask, sa pagbili, pag-execute ng EOD. Bid and ask at saka sa oras, sa timing ng pagbili. So ngayon, gumawa ako ng ganito table, no? Minirror ko lang to. Kung anong meron dito, sinulat ko siya rito ng mas madali mong maintindihan. So dito kasi yan, sa Investa to, no? Screenshot ko, nilagay ko dyan. So ganun din naman yan sa mga broker nyo. Ganyan din ang pagka-presenta. Pero iniba ko siya rito para mas maintindihan. So itong side na to, ito yung sa buyer. So this side naman, ito yung sa sellers. So hinati ko na yan ngayon dito. Okay? Itong may number 1, 2, may mga nakasulat dyan number. Yan ang ibig sabihin niyan. Yan yung number of traders na nandiyan sa buyer side. Ito. Tatlong column yan. 1, 2, 3. Diba? Tatlong hilera. O, tukuba. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3 din yan dito. 1, 2, 3. Ganon din sa sellers. Okay? So, buyer means yan yung nagdi-demand. So, sa supply and demand, sila yung demand. Yung mga buyers. So, part ka ng buyers ngayon kasi bibili ka EOD. Tapos, ang sellers naman, yan yung supply. Sila yung nagsusupply ng shares. Sila yung nakabili na at hawak na nila yung shares. Sila yung magsusupply ngayon. So, ang buyers ang nagdi-demand, sellers ang nagsusupply. So, ngayon, paano ka makabili sa closing price? So, ito ay related sa bid and ask, buyer, sellers, supply, demand, at sa market timing kung paano ka makapasok EOD. So, since ang pag-execute ng EOD, since yan yung dalawa ang vital, mag-focus lang tayo dito sa timing ng pa-close. Itong tatlong ito. Itong 12:45 that says pre-close, alamin natin kung ano-ano ang mga yan. Tapos ito, 1 o'clock, mag-close na yung market. So, ganito yan guys. Ang 12:45, from 9:30 to 12:45, dire-diretso ang trading yan. So, ibig sabihin, ano yan? Ang buyers at saka sellers, kanya-kanyang palitan ng nagpapalitan ng mga shares. So nagmamatch yan dito. So kung ano yung nagmatch, kumbaga yan yung presyo, deal ka agad. So pagdating ng 12:45, stop yan. Mag-i-stop yung trading ng 5 minutes from 12:45 to 12:50. So stop ngayon yan. Ngayon, pagdating sa pag-stop na yan, ang lahat ng buyers
pwedeng mag-bid kahit magkano gusto nila na price. Dito, halimbawa, ako, nag-bid ako ng, halimbawa, example natin, Axilum, 1,000 shares. Nag-bid ako. Ang last trade niya rito, kunyari, is 277. Tingnan natin kung anong last trade niya. Nang 12:40 bago mag 12:45, tingnan mo. Oh. Bago mag 12:45, so 12:43 lang na mayroong last trade. 277. So halimbawa 277 ang projected price. So kung titingnan mo, may ceiling 'yan eh. Kumbaga, in consideration doon sa ceiling na price, which is on that particular trading day, doon lang dapat ang pinaka-highest bid or highest price na pwedeng umakyat yung isang stock. Kagaya ng Merrimart, di ba? Ceiling-ceiling siya. Pag lumagpas na, pag nandiyan na sa ceiling price, hindi na pwedeng umakyat. So, halimbawa, gusto kong bumili talaga, makabili ng stock na to. Pagdating ng 12:45, pwede akong mag-bid doon sa ceiling price niya. So, halimbawa, ang ceiling price niya, ceiling niya is, halimbawa, lagay na, tingnan natin ha, kung ano ceiling price niya. EXLM. Kasi gusto kong makabili talaga eh. So, 391 ang pinakamataas. So, lagay ko 391 para lang makabili kaagad ako. Tapos, ito naman si sellers. Halimbawa, gusto rin niyang makabenta kaagad. Mag-isa lang siya. Halimbawa, mag-isa lang siya. Meron din siyang 1,000. Gusto niyang makabenta kaagad. O di, ibenta rin niya sa pinakamababa. Yung floor price, 182. So, kung ang kasunod na bidder dito, umiling 1,000, 277 lang din ang gusto niya. Yun yung huling price nung Axilum, di ba? 277 yung nung 12:43. Bago mag 12:50, 12:43 yung last trade niya. 277 lang gusto niyang bili. Tapos halimbawa, ang kasunod na seller ay ano lang? Halimbawa, 1,000 din. Ang gusto niyang ibenta rin ng 277 din kunyari. So, ang mangyari, itong dalawa ang unang mag-match kaagad. Dahil ano sila eh? Sila yung ito yung pinaka-highest bidder, ito yung lowest seller. So sila kaagad yung mag-match. So ang projected price natin based doon sa ano sa previous price, yun yung aanuhin ngayon ng PSE kung ano yung magiging projected price niya. Pero kung ano yung magiging price based doon sa bids and asks, kasi marami yan eh, di ba? Halo-halo yan eh. Ito talagang nasa pinakamataas na bid at pinakamababa ang ask yung mauuna sa bintahan. Sila ang unang masiserve. Pero may mga kalokohan dyan guys. Kasi yung mga nagbibid ng malalaki, halimbawa nagbibid ng ano yan, malalaking volume para palakihin yung projected price. Para yung iba na halimbawa, kagaya natin mga baguhan, walang masyado pang alam, ma-hype tayo, aba, tataas talaga to. Mapapasakay tayo, mapapabid tayo ng mataas. Pero, may technique kasi dyan. Pagdating ng 12:49,
mag-aalisan ang mga bid na yan. So, bababa ulit yung projected price. Halimbawa, ito, masyadong mataas ang ano niya, ang gusto niyang i-bid. Nasa ceiling price yung gusto niyang bilhin. So, halimbawa, maraming nagpipake ng bids dyan. Halimbawa, merong tsampong tao, merong 2 million. Tapos gusto rin bumili ng 390. So tapos dito kokonti ang gustong magbenta kasi wala namang namimiki rito. Siyempre gusto rin nilang magbenta sa mataas. So yung mga asking dito pababaan talaga sila. Kaya lang natutuwa sila pag makita nilang mataas ito pero walang nagpipake ng bid dyan para pababain yung price kasi wala naman tayong short selling eh. Puro pataas naman tayo eh. So, puro mga halos makatotohanan yung nandito. Yung mga gusto nilang price na mabenta sila. Kaya lang, magpapababaan dahil gustong mauna. Gustong makabenta ka agad. Kaya pababaan naman dito. Pero walang nag-fake dito na may gustong magpababa. Yun ang pagkakaintindi ko ha. Dito lagi ang may kalukuhan dahil gustong pataasin, bumbahin yung price. Pero pagdating ng 1249 guys, dahil magre-resume na nga ang market ulit ng 1250, mag-aalisan ang mga yan. Bababa na yung projected price. Ikaw naman na newbie, pasok ka rito pagkakita mo 1246. Aba, ang lalaki ng volume. Lalaki ng bid. Tataas ang price ng stock na to. Papasok din ako. So, pagtingin mo ng 1249, ba nawawala sila, bumaba na yung projected price. Tapos, 'yun pala may gusto lang magbenta rito, yung nag-ask ng napakababa para makuha lang yung bid na matataas. So, ngayon, hindi yan yung focus talaga natin. Ang focus natin is paano makabili ng stocks EOD. So, para hindi ka madala sa pamiki, magbibid ka ngayon, guys. Okay? Mga 1249. Kasi yan, ang makikita mo dito sa bid and ask, ay yan na yung mga tunay at legit na buyers at saka sellers. Kasi yung mga pamiki, nag-cancel na yan. So, pagdating ng 1249, mga totoong bid at saka ask na makikita mo. So ngayon, makikita mo yung magkaano talaga yung actual na nandito. Yung pinaka-highest bid. Kasi sigurado bababa na yan. Hindi na ganyan yung magiging bid niya. So yan ngayon. Halimbawa, 277 yung last price, no? So malamang may gusto ng ang nakalagay dyan. Ano lang, 278. Ganyan. So pag mayroong ganyan, sumabay ka dito para makabili ka pagdating ng 1249. Kasi pagdating ng 1250, guys, 1250, hindi mo na pwedeng cancelin yung order mo. Kasi magti-trade na yan hanggang alauna. Imamatch na sa... Kasi magde-decide na ng closing price. So kung ano yung nakapasok na dito na bid and ask, wala nang cancelan yan. Hindi na pwedeng makancel yan. Nandyan na yan. So kung ano lang yung pumasok sa last price which is 277.75 sa Axilom, yung example natin, yun lang yung ma-match pagdating ng 1250 hanggang alauna. So ngayon, para makasigurado kang makabenta, kung pagdating ng 1249, kung ano yung pinakamataas na bid, yun yung lagpasan mo ng konti. Halimbawa, 277. Gawin mo 278 sa'yo. So, mauna ka ngayon sa pila. So, siya, halimbawa, 277 yung bid niya.
Siya yung pinakamataas dahil nag-alisa na yung mga pamiki. Bawa dito, 275. Dito, 275. So, it's either mag-join ka rito para dalawa kayong masiserve kaagad kung mag, kung sino yung supply natin para ma, sa'yo maibigay. It's either pumila ka rito, dalawa kayo, 2,000. Pares kayo ng bid. O di may 1,000 siya. Tapos pag nag-closing price ng 275, halimbawa, mayroon ding 275 dito. Halimbawa, meron dito. Halimbawa lang. So, halimbawa, ganyan. So, nandyan ka. Dalawa kayo. So, yung isa, sa yung naunang nagbid, na isa, nauna sa'yo, yung 277, may bigay sa kanya ito. Sa closing price na 275. Siya ang pinaka-highest bid, yung nauna sa pila, tapos ikaw na lang matitira. So, sa iyo na itong kasunod. Kung gusto magbenta ng 275 dahil 275 ang price, sa kanya na yung kasunod. Sa iyo na yung kasunod kasi 277 kay. Tapos, itong nasa baba, halimbawa, may 10, mag-aantay ngayon yun kung meron pang gustong bumili yung bagong pasok na gustong bumili. So, para mauna ka talaga, pwede ka rin unahan mo ng isa to. Isang 1 point above. So, gawin mong sayo, iwanan mo tong isa rito. Isa, may isa dyan, di ba? 1,000 kanya. Pwede mo siyang iwanan, unahan mo siya. Pagdating ng 1249, unahan mo siya ng konti, gawin mong 278 sayo. So, ang nangyari, itong gustong magbenta ng 182, siya ang iunang ibigay sa'yo sa 275 na price. Kainin mo kaagad to. So, mawawala na yan. Pag kinain mo na yan, di wala na yan. Diba? Erase na yan. Halimbawa, wala na yan. Boom, wala na yan. Nag-match na. Ito na naman matitira. Siya na ang highest bid. Tapos may gusto pang magbili ng 275. Di ba? May gustong bumili ng 275. Tapos siya, highest bid. 1,000. Sila yung mag-match. Sila yung mag-match. Diba? So, nawala na yon. So, ito na lang ngayon ang matitira. 10 tao gustong bumili ng 275. Pero, ang nagbid, which is hindi na rin makakancel, dahil napasok na niya yan eh. nag 1250 na eh. Nagmamatch na kayong dalawa. Dalawang trade na nangyayari. 275, closing price. Itong 10 piraso, na parehong 275 ang bid, willing silang bumili sa closing price, hindi na sila makapag-cancel, hindi na nila pwedeng baguhin yung naipasok na nila, kaso wala naman ang ano rito, gustong magbenta ng 275, dahil 277 na, hindi na rin siya pwedeng mag-cancel. So ngayon, ang nangyayari, pag halimbawa, bumili ka ng 1250, hindi ka nakabili ng 1249, bumili ka ng 1250, hindi ka na mabintahan dahil ang haba ng pila, o 10 sila. O. So, pwede kang mag-bid, pero hindi mo na pwedeng lagpasan ang presyo na to dahil restricted na lang sa closing price yung pwedeng bagong pasok na gustong bumili after 1250 or 1250 onwards hanggang 1. Pwede kang bumili,
Pwede ka mag-bid, pero hanggang 275. Kaso, pipila ka na rito, which is, huli ka na, pang 11 ka na ngayon pag pumasok ka, pag hindi ka nakapasok kaninang 12:49. So, yan yung mga hindi makabili, guys, pag ganito ang sitwasyon. Ang daming gustong bumili ng 275, wala namang nagbinta rito. Ngayon, you are at the mercy sa mga sellers na gustong magbenta na hindi pa nakapasok yung bids nila. So, between 1250 to 1, kung yung sellers na to na hindi pa nakapag-decide na ibenta, ay nag-decide na okay, benta ko na nga lang ng 277, hindi na yata tataas. 275, hindi na yata tataas ang presyo. Bibenta ko na nga lang ng 275. So, papasok sila ngayon as new. So, unang masiserve, yung naunang nagbid kanina ng 1249 or whatever, kung anong oras yan nagbid nito, which is hinayaan niya dyan yung bid niya na malock ng pagpasok ng 1250, lock na siya. Hindi na niya pwedeng cancelin. So, siya yung nauna. Siya yung unang mabigyan ng share doon sa sellers na bagong pasok na willing bumili ng 275. Ito, wala to. Iwan lang to dyan. So, ang mangyayari, mapupunta yan sa baba. Tapos, dito papasok ngayon yung bagong pasok na sellers. Pero hindi mo na makikita minsan na pumatak dyan. Dahil hihigupin ka agad nito eh. Dahil, alam ba yan? 200,000 ba? 2 million yan eh. 10 tao yan eh. Tapos 2 million yan. So, hindi mo na halos makikita yung papasok dito. Halimbawa, papasok lang 2,000, 3,000 shares. Kakainin ka agad dito, makikita mo na lang magbabago ang volume dito, bababa. Tapos meron pang gustong bumili pa rin, papasok. Kagaya mo na hindi nakabili ng 1249, gusto mong bumili, pumila ka lang. So, madagdagan rin yan. Or kung ma-overwhelm yan ng sellers, maraming gustong pumasok na bago, na willing bumili ng 275, makikita mo, pababa ito ng pababa. Tapos, pero kung hindi, yung scarce yung supply, hindi mo na halos makita yung bidders dito. Ang lagi mo makikita, ito. Papalit dyan. Makikita mo na lang ito, either bumababa or tumataas dahil nag-sell pa uli dito. Makikita mo yung mga match dito sa baba, di ba? Ito, transaction dito sa charts, Invista or whatever na gamit mong chart. So, makikita mo yung mga ano dyan sa baba. Yung mga nag-match na transaction from 12:50 to 1 o'clock. So, ganun guys. Ganun yung pag-execute sa ano mo, sa EOD para mabintahan ka. 12:49 saka ka mag-bid. Taasan mo lang ng konti yung pinaka mataas na bidder. Lagpasan mo lang ng isa or pumila ka kasabay niya. Pero para sure talaga, lagpasan mo siya ng isa. Isang point. Dapat ikaw nasa taas pagdating ng 12:49. Huwag mas maaga sa 12:49, huwag 12:45, huwag 12:46 kasi ang daming pike dyan. Kung gusto mong lagpasan yung bidders na nasa taas, eh baka masyadong mataas yung bili mo kung ang nagiging closing price is, ang projected price is talagang nakita mo mataas. Tapos yun ang nagiging closing price. Iyari ka doon. So, ganun lang. 12:49. Nagpasan mo ng konti yung highest bid. Sigurado, ikaw yung una ma-serve. So, I hope guys na ano nyo, na kuha nyo yung ibig kong sabihin. Paano i-execute. Okay? So, kung may nakuha ka somehow sa explanation ko, please, bigyan mo naman ako ng isang like dyan or isang subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. And i-click mo na rin yung kampana para notified ka pag meron akong bagong gagawin. At from time to time, tinitingnan ko, nagre-reply ako sa mga comments.
para alam ko kung ano yung hinihingi rin sa ng mga naka-subscribe or nakapanood at nag-comment at nagtanong kung ano yung gusto nilang malaman kung paano gagawin or kung ano yung gusto nilang gagawin kung susunod na video. So alright guys, thank you so much for watching. Bye.